Yo, what's up sa inyo mga ka-epic, no? So, good morning sa inyong lahat. And meron tayong bagong product dito sa Motoripic Garage. So, ito yung remote kill switch na available dito nga sa atin. So, for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano to ini-install and kung ano yung silbi nito sa mga motor natin and paano siya naging dagdag na safety features sa mga motor. So, yun guys, no? Ito nga yung module na meron tayo dito sa Motoripic Garage. So, ito yung remote kill switch. Sabi ko nga sa inyo, tuturo ko sa inyo kung paano kini-install tong module na to sa mga motor natin and kung paano ba siya nakakatulong bilang safety features na mga motor natin. So ito, meron siyang limang pins, normally close, common, normally open, papuntang battery or V+, tapos ground. Obviously, yung V+ at V- is i-connect natin siya sa battery ng mga motor natin. Yung mga motor na may kill switch or yung may side stand switch, so may dalawang connection doon, hindi natin siya puputulin at tanggalin lang natin siya sa terminal, tapos yung isang terminal doon is papunta sa normally closed, tapos yung isang terminal is papunta sa common. Continuity lang naman yung kailangan natin doon, so regardless kung magkabaliktad yung dalawang wire na yun na meron doon sa mga motor natin. Katulad ng motor ko, Honda Click, doon sa remote kill switch, tuturo ko sa inyo kung paano ini-install yun doon sa inyo. Sa Honda Click. Kahit anong motor na merong side stand switch, ganun lang din yung gagawin nyo. Lalagyan muna natin ng wire. Tapos, i-demo ko sa inyo kung ano ba yung functions ng module na to. Ang main functions pala ng relay na to or ng module na to is kapag pinindot mo yung remote, yan. So, once na nag-press ka, automatic, mamamatay yung motor. Or sisindi lang ulit yung motor kapag ni-remote mo ulit. So, yan. Without further ado, daglagyan muna natin to ng mga wires, tapos install na natin dun sa motor ko, which is yung Honda Click. Let's go! Hey mga ka-epic, no? Tapos na nga nating lagyan ng mga wire, yung bawat pin na kailangan natin dito sa kill switch or remote kill switch na meron tayo or itong module natin. So, ginawa kong diskarte para di kayo malito sa tutorial na to. Itong dalawang wire na to is parehas since wala naman yung polarity. Hindi nga naman natin kailangan ng polarity dyan. Ang kailangan lang natin dyan is yung continuity ng kill switch. Ito yun. Normally close at common magkasama yan. Ayan, and then dalawa na yun. Pinutol natin and then itong isa ay papunta sa stock na harness and itong isa ay papunta dun sa remote kill switch. So, kahit magkabaliktad dyan, walang problema yan. And itong orange na wire is papunta siya sa battery. Walang problema yan, lalagyan pa natin ng electrical tape yan. Tapos sa dulong dulo, lalagyan natin ng fuse box. So, any unwanted case na magkakaroon dun or na mangyari sa motor natin, halimbawa ang ingat-ingat ng daga or mag-short, mamamatay agad yung or mapuputok agad yung fuse and hindi madadama yung module nyo or hindi masisira yung mga module nyo. And ito namang yellow wire is para sa ground ng mga motor natin or ground ng battery. Yun, so dito naman tayo sa Honda Click natin. No? So, para matanggal nyo yung or para sa installation ng remote kill switch natin is buksan nyo lang yung susian nyo and tatanggalin nyo lang yung 10mm dito. Ayan, 10mm dito. Dito, may 10mm din dyan. Ayan, tapos may 10mm din dito. Tatlo yan. Tapos, dalawang screw. So, tatanggalin ko muna. And after nun, pagtanggal na ito, papakita ko naman sa inyo. So, pag natanggal nyo na yung upuan nyo, so, set aside nyo muna yung upuan. Tapos, hahanapin nyo dyan is itong green na socket na yan. So, yung socket na yan is papuntang kill switch or yung doon papunta sa side stand switch na to. Ayan. Ito. So, di ba kapag nag side stand tayo, mamamatay yung motor. So, yan yun. Ito yun. Ito yung switch na yan. So, tatanggalin nyo yan. And, after nyo tanggalin yan, tatanggalin natin yung isang socket dyan. Isa dito, kahit magkabaliktad, isa dito, at isa dito. So, may socket dito. Ayan. Isa yan, yan. Yan. Isa lang dyan sa mga yan yung tatanggalin natin. So,
I decided na tanggalin ko na lang tong green na may lining na white. Tapos yung katapat niya dito sa kabila. Ito, green na may lining na black pala yan. So yun yung tatanggalin ko. And then, tatanggalin ko rin pala yung sa aking battery. Kasi magpapagapang tayo mula dun hanggang dito. And hindi ko na ipapakita kung saan ko tatago yung remote. Basta hulaan nyo na lang kung saan, syempre for safety ko rin. And for safety rin ng mga ma-installan ko dito sa shop. Yan, so natanggal na nga natin yung isang wire dito sa stock harness. Yan, isa dito. Yung green na may lining na black. And yung isang wire dito sa green na may lining na puti. So ang gagawin lang natin, ibabalik lang dati natin yung connection na yan. And then, yung dalawang wire na green na to is itatap natin dito sa orange na meron tayo. So tig-isa yan, tig-isa dito, isa dito. Or pwedeng magkabaligtad, isa dito, isa dito. So regardless yan, kahit nagkabaligtad yan, walang problema dyan. Tapos, yung battery na meron, yung wire na meron tayo ditong dalawang tira is papalakad natin papunta doon sa ilalim dito sa battery terminal. And then ito yung positive battery, ito yung ground or negative ng battery. So yung dahilan kung bakit di ko pa nilalagay yung fuse box is yun nga, ipapagapang mo dyan at mahirap yan ilagay dito. So tatanggalin ko muna to para maipakita ko sa inyo. So yun guys, no, nailagay na nga natin yung terminal na or yung wire na papuntang sa battery. So yun siya, napagapang na natin siya. So bubuksan nyo tong gilid na to, yan. Mamaya ayusin ko na lang yan for the final testing. Mapagsasarang ko na. So yun nga, itong orange wire is lalagay natin sa battery. So meron siya, meron tayong fuse box. So para sa safety na rin ng device or module natin at ng mga motor natin syempre. Tapos yung yellow wire is papunta sa ground ng battery. Ayan siya. And ito yung wire na meron tayo. No cutting and no splicing tayo dito sa Motorific Garage. So, ayan siya. Ayan nyo, tinanggal lang natin. So, para matanggal nyo pala itong mga terminals na to is may susundutin lang kayo dyan sa loob. Ayan, pakita ko na rin. Ayan, may susundutin kayo dito. Ayan, makikita nyo, meron yan parang maliit na pin dun sa gilid. Isundutin nyo lang yun. Yan, matatanggal nyo na yan. Kasi ito, isusundutin nyo rin din dito sa kabilang, yan, yung dito banda. Sundutin nyo yan dyan para matanggal nyo yung pin. So, balik na natin yung connection na to. Yan. And, tatalupan na natin tong dalawang wire na to. Tatalupan ko muna, babalik tayo kapag nasaran, kapag nasaran na rin natin to lahat. Sample ko sa inyo yung ininstall natin dito sa Honda Click, which is yung Honda Click ko motor. Halimbawa, inon nyo yung ignition. Ayan. Ayan. So, i-start nyo syempre. Ayan. Pag naka-start yung motor, bawang ninako sa inyo yung motor, i-off nyo lang yung motor. O yung remote. On nyo lang pala, on. So, once na naka-on na yung remote kill switch, hindi nyo na mapapagana yan. Ayan. So, syempre, pag nabawi nyo na yung motor nyo, or kayo na yung gagamit ulit, click nyo lang tong off sa remote, makapagana nyo na yan. Yun. Yan. Pakita ko. Syempre, functionable pa rin yung side stand switch na meron tayo dito. Yan. Yan, mamamatay yung motor. And, balik mo lang. Start. Okay pa din siya. Yan. So, testing ko lang ulit. So, halimbawa, inago yung motor, click mo lang tong on, mamamatay yung motor. So, kahit anong start, hindi mapapastart yung motor nyo. Since, putol nga yung connection dun sa kill switch ng mga motor nyo. Yan, kahit anong start mo dyan, hindi mo magagawa yan. And ito, off, click nyo lang ulit yung off ng remote. Yan, mapapagana nyo na ulit yan. Yan. Siyempre, off ko ulit. On pala, sorry.
Yan. Syempre, no cutting, no splicing dito sa Motorific Garage. So, yan. Functionable pa rin naman siya. And yung second function nitong motor na to is halimbawa nag-park kayo. Off ko lang ulit para mag-start. Yan. So, papatayin natin. So, halimbawa, pinark nyo na yung motor nyo. Sabihin natin, pinark nyo na yan. Nakalock na. Click nyo lang tong on. Click. Ayan, may maririnig kayong tickling sound or tick sound dun sa module na saan nyo kinabit. So, bahala na kayo mag-isip kung saan ko nilagay. And, pag binuksan nyo yung motor nyo, ayan, since na naka-on nga yung kill switch, hindi siya, umiyok pa ako ah, hindi siya mag-on. Ayan. So, para magamit nyo siya is, kiklik nyo lang ulit yung off ng remote. Ayan, off. Ayan, mag-on na ulit siya. So, same function ulit. Click nyo ulit yung on ng kill switch. Ayan, mamamatay na ulit siya. Ayan, hindi nyo na siya papagana. Ayan. So, off ko ulit. Ayan. Yun. Yun lang. So, sa lahat ng gusto magpa-install ng remote kill switch dito sa mga motor nyo, kahit anong motor, pwede yan dito sa Motorific Garage. So, off ko lang ulit. On ko pala, yan, yung wireless kill switch para mamatay. Sa lahat ng gusto magpa-install, PM lang po kayo sa Motorific Garage. Thank you.